kilowatt hour meter nitong project na ginagalawan ng inyong lingkod. Ayan, tapos na po. Kanina po, yung part 1 into, pinakita ko sa inyo paano nagkakawit itong 3 phase ng kilowatt hour. Ngayon, tapos na po. Please wait. Why please wait? Okay? Sabi. Okay, tapos na po yung papakita ko po sa inyo po yun. Ayan, familiar na siya po ha. Ito po yung... Yan, ito po yung sa landlord na kilowatt hour meter. Ito po yung tin wires na control wire. Yan, no? Apo. Ito po yung may CT na kilowatt hour meter. Ha? Ito po yung walang CT. Ayan. Ayan. Walang CT po yan, pero mga meter nila na 3 phase. Ha? Ayan, nakatutok yan. Ha? Ito po yung may CT sa landlord. Ah, yan. At ipapaalam ko rin po sa inyo bakit po yung sa landlord ay may city at itong sa office ay wala. Kasi po, as per karama po, pag yung pong kable mo ay tumaas ng 50 mm squared, kailangan na po yun ng city. Yan, pinagpo-provide po yun ng karama. Pag below 50 mm po yung kable, no need to put CT or current transformer. At ang trabaho po naman ng CT po, yan po mamimeasure niya yung amperahe ng isang, kagaya ng isang sirkuito. Yan po ang trabaho ng CT, current transformer. Yung, ano po, yan. Ito ko sa inyo. Kuya pa. Is matubang atin na tira magkuya ba? Tano ay magsaya kakuya bang masawa? Pakinggan mo to, kuya ba? Kalinga prab ati Edna, ako ay idol nyo. Andito po ako, nagbablog sa Qatar. Para lang po ito sa mga baguhan. Kuna pa, Ate Edna, Kuya Balkatura, Kuya Rap, at Kalinga Prat. Ayan po, familiarize po ha. Yan po yung tapos ng pag-install nila ng kilowatt hour meter na 3 phase. Okay po? Okay guys, maraming salamat po ba. Sana po na-familiarize nyo. Ito po yung part 3. Kanina po ang part 1 and part 2 pag kakabit ng kilowatt hour meter. Bago po ito. Ito mga digital na siya. Ayan. Ayan o. Wala pang load. 00 pala ito. Okay guys, maraming salamat guys.